Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayon tayo ay magluluto ng pansit bihon. Pagluluto ko tong Singaporean na kabahay ko mga paps at syempre pambaon na rin natin sa trabaho. At dahil nga hindi nila masyadong gusto yung karne ng baboy mga paps, kaya ang sahog natin ay chicken. Kaya itong pansit bihon natin mga paps ay baboyless. Sana masarap pa rin kahit walang baboy mga paps. Kasi alam mo naman tayo, pork is life. Ang isasaw ko nga pala dyan ay boneless chicken thigh at syempre sasamahan natin yan mga paps ng prawn o kaya hipon para mas rapsa. Kumakain naman daw sila ng pork mga paps, kaso dapat walang taba tapos walang amoy. Pwede ba yun mga paps? Yung amoy nga ng baboy mga paps yung nagpapasarap dun diba tapos yung balat o kaya yung taba. Kaya para safe mga paps at kainin nila yung luto ko, kaya manok na lang tapos ayang prawn ang sinahog ko. Oo nga pala mga paps, hindi ko nabanggit sa inyo na mahilig sila sa Filipino food mga paps. Kasi daw dati sa Melbourne may kaibigan silang Pilipino kaya natitikman nila yung luto natin. Lalong lalo itong lulutuin ko mga paps, pansit bihon. Mga Singaporean mga paps, mahilig yan sa mga noodles eh. Nagulat nga ako nung sinabi ko sa kanya magluluto ko ng pansit bihon. Eh gustong gusto daw ng pansit bihon eh, gulat ako. Dito ko nga rin pala nasubukan magluto sa wok mga paps. Kasi tayo, sa kawali tayo nagluluto, di ba? Naggigisa. Ayan mga paps, so mas maganda pala kapag wok. Yung Chinese style talaga. Mas madali magluto mga paps kasi manipis yung wok. Tapos medyo mataas. Makabili nga ng wok pagbalik ng Melbourne na masampulan naman si Kams ng lutong Chinese. Delata na lang ata kinakain nun sa Melbourne eh. Bihira na kasi magluto nun kasi mag-isa na lang. Naiingit nga nung sinabi kong magluluto ako ng bihon. Paborito niya kasi tong bihon mga paps. Yung mga gulay pala na nilagay ko dyan mga paps ay yung snow pea, celery, yung capsicum, tapos yung repolyo. Siyempre mga paps, nilagyan ko na rin ng mga samot-saring pampalasa, may mga paminta na rin yan. At siyempre, hindi mawawala ang ating magic. Konting luto lang yung ginawa ko dun sa may gulay. Mas masarap kasi pag medyo crunchy para medyo matamis-tamis pa. Isang kilong bihon nga pala tong lulutuin ko mga paps. Tama-tama, isang linggong pagkain to. Nilagyan ko nga pala ng pork cubes yung pinagpapakuluan ng noodles. Para siyempre mga paps, mayroon pa rin baboy kahit papano. Iba pa rin talaga kapag may lasang baboy mga paps, mas masarap talaga. Nagprito nga din pala ako ng chicken tenders para may partner yung bihon kapag kinain natin. Kasi malungkot kapag mag-isa lang yung bihon lang, walang kasama. Lumpiang Shanghai nga sana ang magandang partner nito mga paps. Kaso kung gagawa pa ako, wag na, matrabaho masyado. Medyo mapush show yung noodles natin, wala kasi tayong dark soy sauce. Kasi kung dadagdagan ko pa ng toyo, maalat na mga paps, ayaw nila maalat. Yung sakto lang mga paps para rapsa, di ba? Tsaka medyo health conscious na rin sila sa mga kinakain nila. Kasi alam mo na, medyo tumatanda na rin sila. Eh alam mo naman mga paps, kapag tayo nagluto, napakaraming pampalasa niyan. At ayan, medyo malapit na rin maprito yung chicken tenders natin. Crispy fry nga pala yung ginamit kong breading dyan mga paps. Yan yung nabili natin sa may Asian store. Tinikman ko nga yung chicken tenders habang niluluto ko. Napakalasa pala niyan mga paps kapag purong crispy fry yung ginamit. Kasi maalala ko nung gumagamit kami ng crispy fry sa Pilipinas, hinahaluan pa namin yan ng konting harina eh. At ayan na nga yung finished product natin mga paps, meron pa akong puto. Nabili natin yan sa may Asian store. At habang nagluluto nga ako, nagluto naman si Bernie ng curry puff para matikman ko daw. Ayan mga paps, mukhang empanada. O siya mga paps, at kumain na nga tayo at gutom na ako, di pa ako nag-breakfast. Pinag-separate ko na nga din pala yung pagkain nila kasi nag-walk pa sila sa labas eh. Spoiled kasi yung si Bruno mga paps, 2 beses nag-walk sa isang araw, umaga tapos gabi. At meron din tayong puto paw. Gusto nila yan mga paps kahit may baboy sa loob. Dati nga binilhan ko sila ng hopia baboy. Gustong gusto eh, hindi daw nalalasahan yung baboy. Kapag gusto ko ang kumain ng baboy mga paps, sa labas na lang ako kumakain eh kasi may mga Filipino restaurant naman dito na masasarap. Kaysa naman magluto ako dito sa bahay, sabog ang buong bahay mga paps, mangangamoy yan. Lalo kapag nagprito ko ng lechon kawali, patay. Rapsa din yung bihon mga paps kasi hindi overcooked yung noodles, tapos yung gulay eh crunchy pa. Matikman nga tong empanada este curry puff na binigay sa akin. Vegetarian to mga paps, walang karne sa loob. Pero masarap din, malasa. Para lang siyang empanada na walang karne, ganun. O siya, see you next time mga paps.